ang tunay na dahilan kung bakit si Inoue at Donaire kay Casimero natatakot para ating malaman, ating pag-usapan. Kung pagbabasihan naman talaga natin ang kakayahan ng tatlong kampeon na ito sa bantamweight, sa aking opinyon, ang tanging dala ni Nonito Donaire ay ang kanyang experience, balance, and power. Ang dala naman ni Naoya Inoue, skills, speed, and power. Ang kay General Casimero naman, power, strength, and timing. Kung tutuusin, ang ganitong kakayahan ni Casimero ay talagang kontrapelo sa kakayahan ni Guillermo Rigondo. Dahil si Guillermo Rigondo, excellent defense, counterpuncher, and timing. Kung marunong ka talaga tumingin at makiramdam sa boxing, mahihirapan talaga si Casimero sa estilo ni Rigondo. Pero dyan mo lang makikita ang footwork ni Rigondo na sobrang bilis. Ibig sabihin, napakagaling ni Casimero mag-cut ng angle sa ibabaw ng ring. Dahil madaming back steps ang nagagawa ni Rigondo sa moving forward ni Casimero. Kung nagtaka kayo kung bakit nagmumukhang mahina si Casimero sa laban ni Rigondo, dahil undefeated sa bigat na bantam si Rigondo, isa din siya sa iniiwasan sa bigat na bantam dahil walang title belt na hinahawakan. In short, high risk, low reward na kalaban. Kapag pumalag ka sa kanya, pwede niyang maagaw ang titulo na hawak mo. Hindi lang yun, kasama pala siya sa top 5 best defensive boxers sa buong mundo. Kaya isa din yan sa tunay na dahilan kung bakit takot si Donaire at Inoue kay General Casimero. Dahil walang kinakatakutan si Casimero dahil nasa kasagsagan pa ng prime nito. Parang wala silang balak agawin ang WBO belt ni Casimero nang dahil lang sa trash talk. O baka naman natatakot lang sila sa lakas ni Casimero sumuntok. Si Manny Pacquiao, madaming trash talk na ang na-experience niya noon at hindi pa naranasan umatras sa trash talker na kalaban kahit siya pa ang kampyon. Pangatlo, dahil hawak ni Donaire ang WBC belt at hawak din ni Inoue ang WBA and IBF belt, sobra silang demanding. Napakastrikto nila pagdating sa rules ng boxing. Pero si Manny Pacquiao noon, kahit sa ang weight class, kahit madami na siyang tinalo na malalakas, wala kang maririnig na nagde-demand siya ng rules ng drug testing para sa kalaban niya. Kahit nakaduda-duda pa ang paglaki at lakas ni Juan Manuel Marquez, ay hindi ito pina-check up ni Manny Pacquiao kahit isang beses. Dahil kapag ginawa mo ang isang bagay na ganyan, ang ipapa-check up mo ang iyong kalaban para mo na din sinabi na kaduda-duda ang kanyang kakayahan. Kung mahina man si Casimero sa tingin nyo, bakit siya iniiwasan ni Naoya at Nonito? Para sa inyo mga Kaski Boys, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming salamat. Enjoy the day, have a good day. Keep safe, God bless, stay tuned.